to life. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for.
Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bok choy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Mga saksak sinagol ng mga balita, balitang probinsya gidala sa Metro Manila. Mga sariwat labas ng mga balita gikan sa Kabisayan, Mindanao, ang broadcaster ng isla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Just begun. Balita issue ngayon. Balita issue ngayon. Magandang araw po sa aming mga suking tagapakinig sa programa Ipapakaral. Ang Willy Colmina sa lahat mga isyo ngayon. Samahan niyo kami sa labisang oras, kalahati makibagbaliktaktaka na talakayan sa mga maiinit na isyo sa panahon ngayon. Broadcast line mula sa Lungsod Pasig Ortigas Complex, Manila, Philippines. Kami po'y napakinggan sa aming pong napanood sa aming pong Facebook Live, yung mga nauuso ngayong live na mga iyan. Direct feed mula po sa Lungsod Pasig. Ang programa ni Papa Well ang issue ngayon. Kami po'y napapanood mula din sa aming pong streaming, yung aming pong podcast. Maging ang aming pong YouTube channel, i-type lamang po ninyo ang issue ngayon. Napanood din kami sa aming pong local cable channel ang isyo ngayon. Happy listening mga sa ating mga suking taga-subaybay sa buong mundo. Happy listening mga dyan sa ating mga kaibigan bandang Maryland, US of A. Sa ating mga trupang bistak na mga grupong guro na pinilip nilang magtrabaho sa labas ng bansa, lalo na dyan sa may bandang Maryland, US of A, kanila ni Ma'am Faye Capillanis Arinasak, maging dyan sa may Chicago, Illinois. Sa katawan ni Mr. Elmo Pasura na kanilang may bahay na si Ma'am Marcia. Sa ating mga happy listener, all over the world, to Miss Sheila Barry Harrison ng World Global Company US of A. Happy watching to our radio program, the Papa Well Radio Show here in the Philippines. The issues today, ang issue ngayon. Ating mga kaibigan ng mga bistak na natitira ngayon sa Kalakang, Maynila, happy listening muna dyan sa may bandang Tarahatan, Valenzuela. Maging dyan sa may Kainin Road, yung mga grupong bistak, yung mga grupong DDS, nila ni Mugan Awesome. Happy watching to our Facebook Live and our YouTube channel, our podcast channel. Ito po si Papa Well, ating pong himay-himayin yung ating pong mga problema ng sambayan ng Pilipino. Dito lamang po sa programa ni Papa Well, ang isyo ngayon. Happy listening to Miss Kati, 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 Kati. Aba, ang ganda na kanya, ano?
tunog important dyan sa may bandang Saba si Miss Katika. Gago ba sa Singapore or Hong Kong? I'll be watching. You are watching the TV program Papa Will through our Facebook Live, YouTube channel, yung mga nausong news streaming live. Kay Ma'am Gain Mendez Adamus, yung bandang Laguna, Calamba, Laguna, kay Attorney Doy, happy watching to our Facebook Live, maging kay kapatid Sally Peteros ng Bulacan. Dito sa lungsod Pasig, Ortigas Complex, Manila, Philippines. Ayan, pag-usapan po natin mga kapatid, yung pa rin ating pong pambansang problema kung saan yung Duterte government ang siyang namahala. Subalit yung ang ganda ng plano ng ating mahal na Pangulo, nariyan pa rin yung ating pong mga pasaway, yung mga grupo ng mga LP kung tawagin. Subalit, ito po ating pag-usapan ngayon mga kaibigan, na ito pong sa loob ng Malacañang, maging sa labas ng Malacañang, na napakarami pong problema. Wala na lamang po dito itong pwesto mismo ni Ginoong Alvarez, ni Secretary Alvarez. Ang kanya po mga partido ay nanganganib. Bakit nga ba? Dahil napakarami ding mga pasaway nga ba, Secretary Alvarez? Maging ikaw ba ay pasaway din ba? Ito po si Ginang Gloria Arroyo at Vilma Santos ay may plano ring palitan o pinalitan. At bakit nga ba itong si Ruhas ay nanghihinayang sa pagbuwag ng tinatawag nilang NIR? Maging itong Cinepro versus Communicare, ipuporsige dahil itong pagkalagkat. Ang pagkakalagkat mismo yung pangalan ni Ginoong Andres Bautista, yung pagkakilagka ni Chairman, Comelec Chairman Andres, dahil sa kanyang problema sa kanyang asawa, maging si President Duterte mag-resign kung sangkot yung mano sa korupsyon, maging ang kanyang pamilya o kanyang anak. At itong pabuya ng 2 milyon sa ulo ng mga pulis na kasabat ng paruhinog. Ayan ang magandang balita dyan, Mr. President, na bawat pulis na kasabwat at naging pasaway sa iyong administration, dapat yan isang bala ka lang ang taong gumawa ng kasamaan. Hindi mo na pwede yan kahit sinong santo papa yan ang ipagpipray. Ang taong masama ay talagang kampo niyan ni Lucifer. Wala na yung pag-asang magbabago. Tulad na lamang itong
banta ni President Duterte na 2 milyon ang halaga ng ulo sa mga pulis na kasabwat sa paruhinog. Ito naman si Amy ay nanindigan na walang illegal sa 115 o itong kanyang pagkakalagkad maging dyan sa tinatawag nilang itong tobacco o tobacco excise tax. Matindi pa rin ang mga hidwan in between ng pamilya, ha, pamilya Marcos at yung isa sa mga majority floor leader ng mababang kapulungan na pangarami talagang pasaway. Hindi lamang itong si Bam Aquino ay isa ding pasaway dyan sa Liberal Party. At maging itong mga maiinit na isyo na mga marami di umanong mga vloggers na binabayaran mismo ni Tatay Digong para ika nga iangat, iangat dahil ika nga ang labanan ngayon mga kapatid ay ang social media. Marami daw di umanong binabayaran si Tatay Digong na mga vloggers para lamang ipopost, para ipublish doon sa social media ang kanyang mga mabuting ginagawa dahil ika nga ay ang kanyang kalaban ay talagang hindi na mapipigilan para gumawa ng pagbabatikos, paninira ng ating mahal na Pangulo. Kaya mayroon daw di umano na binabayaran si Tatay Digong para lang daw ipopost iba't ibang klaseng media or mga social media itong kanyang mga mabuting ginagawa. Ito nga vlogger na may 5,000 followers papayag mag-cover kay Duterte. Ito nga mga vlogger kasama na dyan ang ating mga kaibigan vloggers. Kung ikaw ay may social media page na may 5,000 followers at 18 years old pataas, maaari ka na nga magkaroon ng pagkakataon na makapag-cover sa aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matindi itong mga pinaggagawa ng mga kalaban mismo ni Tatay Digong dahil ika nga kahit hindi pa yan na totoo positive na balita ay talagang ipinamudmud na nila na ika nga mayroong mga vloggers na ika nga bayad at mayroong mga vloggers na pwedeng bayaran para lamang ipublish o para makaroon ng cover, pagko-cover kung anuman ang mga gawain ni President Duterte na ikaw bubuti dahil ang mga kalaban ay may sariling mga vloggers. Kinumpirma kahapon ni Presidential Communication Operation Office o PCOO Secretary Martin Andanar na nilagdaanan niya ng Department Order No. 15 na siyang gagabay sa accreditation ng social media practitioner. Ganito po ang mundo ng politika dito sa atin mga kaibigan. The purpose of this order is to provide an interim system of accreditation of social media participation in the coverage of the special event attended by the President in order to generate news and information for the city scenery through social media platforms, paliwanag ni Secretary Andanar. Kung dati ay 1,000 followers lang ang requirements, itinaas ito ni Andanar sa 5,000 followers. Kinumpirma ni Andanar na ang dating singer, 60 performer blogger at ngayon ay PCOO Assistant Secretary Muka Oson ay siyang mangangasiwa sa accreditation process. Subalit, kung ang mga membro ng Malacañang Press Corp ay pwedeng mag-cover ng buong taon sa Pangulo, ang vlogger na mabibigyan ng accreditation ay limitado lang sa bawat event o aktibidad. Nitong nagdaang linggo, tumanggap ng kritisismo ang PCOO matapos na bigyan ng accreditation ang dating abogado ni Pork Barrel Queen Janet Napolis na si Bruce Rivera upang mag-cover ng Asian Ministerial Meeting. Dito po nagkaroon ng hokus-pokus dito mga kaibigan. Dapat itong si Secretary Martin Andanar ay ika nga napakarami na po yung mga makarami na po yung mga tauhan ng kabilang side, ika nga ay talagang naglipana ang kanila po nga mga social media account, mga vlogs na yan, vlogs dito, ika nga ay ang kalaban na riyan na. Subalit, sa ganda ng pinagagawa ng ating Pangulo ngayon, hindi na kailangan Secretary Andanar na mag-welcome pa kayo ng mga vloggers. Ano ang gagawin ng isang vlogger
para lamang sasama doon sa mga meeting ng pang-national o pang-presidenteng meeting, mga pang-cabinet meeting. Wala nang dahilan na isang vlogger na paatinin mo iyan dahil sila ay napaka-high-tech. Ang sabi nga ng lolo ko, napaka-high-tech na po apo, yung inyo pong panahon ngayon apo. Ganun na po ngayon, Mr. Andalar. No need ng isang vlogger ay pupunta doon para lang makikiusyoso o ano paman. Napaka-high-tech na po kahit saan maglakad ang isang vlogger. I-open lamang po yung kanyang decalibring iPhone. Napaka-high-tech na iPhone. Lahat na yan naka-cover na, hindi na kailangan pang mag-recruit pa kayo ng mga vloggers to atin. Di purong para lang ano pa. Ano pang purpose doon? Pampagulo lamang yan sa isang isang conference room yung mga vloggers na iyan. Dahil nga ba ikaw ngayon nakakuha ng mga 1,000 followers katulad lamang ni Secretary o ngayon ay nagiging asset Assistant Secretary Mukauso na kung saan mula sa kaniyang pagiging sexy dancer at pagiging may pangalan dahil singer na dancer pa, kaya nakilala si Mukha Uson at ang Uson at ang kanyang grupo. Dahil si Uson ay napakagaling sa computer, nakabuo po siya ng follower, kaya umabot sa libo-libo ang kanyang follower, kaya siya ay nag-iingay na nag-iingay. What if, Mr. Secretary Andanar, marami pang mga Mukha Uson at magiging official, magiging secretary dyan sa PCOO, pagdating ng panahon dahil ang mundo ng politika, kapag hindi nila mapagbigyan yan, mabuti kung katulad ni Mukha Uson ay sarang sarado. Sarado ang kaniyang utak pang Duterte. Paano kung ibang tao yan at nagmamasid lamang yun sa inyo kumukuha yan ng ibang mga detalye para naman kayo sisiraan. Sagana ng akin dyan, Secretary Martin Andanar, hindi na kailangan iyan dahil pampagulo lamang ang mga iyan, yung mga vloggers na ika nga nagiging o magiging pasaway. Apelisin mo na dyan sa ating mga trupa dyan sa may bandang Mikawan, Bulacan, kay Sig Ramos, maging kay kapatid Leonardo Puersas, happy watching, maging kay kapatid Love Love Tisiko. Diyan sa may ating grupong Big Bike, diyan sa may bandang Makati, happy watching Sister Love. Pasig Ortigas Complex, Manila, Philippines. August 10, 2017, araw na po ng Tarsi, mga kapatid. Napakabilis po ang araw. Kamakailan lamang nag-umpisa tayo ng Monday. Magiging natapos ang buong Monday at lumapit mismo si Mrs. Tuesday at nagiging Wednesday na naging color coding ni Papa Well at ngayon ay Thursday at color coding pa rin ating isang sasakyan. Hindi na nakalabas si Papa Well, hindi na nakasalamuha yung heavy traffic sa Kalakang, Maynila. Happy listening mo na kay Brother JC Francia Alarcon, maging kay Engineer Ricky Bonhoff. Pag-usapan natin mga kaibigan, yung mga list po, mga tulis na mga pasaway. Ayan ang mga gustong pag-usapan ni Papa Well. Itong mga
pulis na walang ibang ginagawa kundi ang nagiging siga, nagiging hambog, nagiging pasaway sa kapitbahay ang mga pulis na mga protektor ng shabo, mga pulis na protektor ng illegal wetting, at mga pulis na mga protektor ng mga kasa dito, kasa doon, lalo na yung mga pulis na involved sa mga drugs protection ang kanilang ikinabuhay, kaya may banta ngayon ang aking lulurigong. Dalawang milyon sa ulo ng mga pulis na kasabwat ng Paruhinog Gang Syndicate. Naglaan mismo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng 2 milyon patong sa ulo ng mga pulis na kasabwat ng namayapang si Osamis City Mayor Renaldo Paruhinog Sr. Binanggit ito ni Pangulong Duterte kasabay ng pag-anunsyo ng bibisita siya sa Osamis City sa mga susunod pang mga araw. Sa kanyang talumpati kaugnay ng 116th Police Service Anniversary na gininap sa Camp Crummy kahapon, pinuri ni Pangulo si Chief Inspector Joby Espinido dahil sa ginawa nitong pamamahala sa operation na nagresulta ng pagkamatay mismo ni Mayor Paruhinog Sr. Si Paruhinog ay matatandaang binanggit ng Pangulo na kabilang sa mga politikong sangkot sa drug. Mga politikong sangkot sa drug cartel sa ating bansa. Do not go into the contraband itself like the policemen who are now shortlisted in the killing of so many civilians buried in a cemetery there at the back of Barangay Hall. Pakiusap ng Pangulo sa mga polis na magiging kasabwat ng narco-politician. Each of these policemen carry on their head. Now, I am announcing 2 million piso per head and you are free to go on leave. Bayang ni Duterte. 2 million per head, dead or alive, better dead. Because I have to pay for funeral parlor, that is an added expense din parang ating mahal na Pangulo. Dito po pinakita ni Duterte na wala siyang sinasanto o sinusino, ano ka man, anong klaseng posisyon mayroon ka, basta involved ka sa kalakaran ng shabo, itong drug cartel sa Pilipinas, maging dyan sa bansang China, hala sige China, Pilipinas, sige mag-deliver pa kayo ng shabo, kahit sino ka man at ano ka man. According ni Tatay Digong, kahit ikaw pa si former President Benigno Aquino III, ang kanyang pronouncement kamakailan lamang, subukan mo noy na mag-negosyo ng shabu kundi puputulin ko ang liig mo. Dito po pinakita ng napakabagsik ng paglipad ng agila mula doon sa probinsya ng Davao na kung saan walang kinatakutan na handang pumatay, handang magpakamatay, basta matahimik lamang yung ating bansang Pilipinas dahil napagagulo na po ang Pilipinas. Kung kayo ang ating Panginoon, dumungaw kayo doon, sige, pag nandoon ka sa langit, o ikaw ang Diyos, dumungaw ka sa bansang Pilipinas, sige, napakarami ang mga magnanakaw, marami mga rapist, marami mga pari na bumibili, kumukuha ng mga teenager, hala, sige, marami obispo na involved sa kalakaran pa rin ng kung ano-ano mga illegal, maraming pari na tumanggap ng mga pera na galing sa drugs, maraming politiko, senador, congressman, mayor na involved, lahat sa kalasamaan dito sa bansa. Ayan, nagagalit at ating si Lord. Kayo pa nakikinig sa programa ni Papa Will, ang Willie Colminas Live, ang isyo ngayon, and broadcast live mula dito sa Lungsod Pasig, Ortigas Complex, Manila, Philippines. Ito pa rin ang problema na dapat pa rin natin silipin. Tayo po ang mga taxpayer, tayo po yung mga tamang nagbabayad ng ating tinatawag na mga taxes. Kung ikaw ay isang simpleng mamamayan, ikaw ay nag-empleyado ng pabrika, factory ng sako, ikaw po, kaibigan, ay nagbabayad po ng tamang
Boy, samantala, ang ating mga leader, sila po yung mga nagnanakaw ng iyong buwis. Kasama na si Papa Wildo na nanakawan ng buwis dahil ako'y nagbabayad ng napakalaking business permit din sa may isang siyudad sa Maynila ay napakalaki ang binabawas. Isama mo na yung yung amilyar ng aking mga maliit na kubo-kubo. Ayan, libo-libo po iyan ang nababawas sa akin buwan-buwan o taon-taon. Kaya ang aking binayad ng mga tax, yung aking buwis, pagpasok sa loob ng paggobyerno, pinagnanakaw din ng mga buwaya dyan sa loob ng ating pong mga panggobyerno, lahat dyan sa Senado, maging sa Kongreso, sila po yun ang mga magnanakaw, idinadaan sa PNAP, pero hindi naman totoo na mayroong proyekto. Anong sikap hanggat may mga kurap na sistema. Happy listening kay Colonel Benjamin, kay Colonel Benjamin Landrito, maging ating kaibigan na isang mananayaw, si kapatid Faye Esperanza, yung magaling na sumayaw ng ballroom dyan sa may bandang Pasig. Yan po sa mga problema pa rin dyan sa mga nagkaroon ng mga malaking katungkulan sa ating panggobyerno, lalo na itong si Chairman, Comelec Chairman Mang Andres Bautista ay talagang nakalagkad yung kanyang imahe, yung kanyang pagiging inosente ang mukha doon sa nangyaring hokus pokus machine, yung kanyang magiging inosente ang kanyang pagmumukha ay ngayon nakalagkad na ng tuluyan dahil sa kanya pong may bahay. Ayan, the Senate Pro versus Comelec Chairman ay ipoporsige. Ito po yung pusigido ngayon. Itong Senate Majority Leader Vicente Soto III na itulak ang investigation ng Senado kaugnay sa allegation na kinakarap ni Comelec Chairman Andres Bautista ng pagkakaroon ng ang Extreme World kung saan mismo misis nito ang nagbunyag. Ngunit ang senador ang hindi pabor na ipa-imbestigahan ito dahil umano sa posibleng impeachment case na isasampa laban kay Comelec Chairman Andres Bautista. Gidi Soto, ang imbestigasyon na gagawin ng Senado ay para gumawa ng kaukulang batas kung paano higit pang mapalakas o mapatino ang pagpapatubad ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees o kung kailangan itong amyendahan. Ano nga bang dapat pang i-amyenda dini? Ano pa bang dapat i-amyenda dini? Na kung mayroong probable cause, hanapin, silipin lahat ng mga papilis kung ito ay saan galing yung kung 1 billion yung yaman mismo ni Comelec Bautista. Alamin kung saan galing yung kanyang 1 billion, anong negosyo mayroon siya, anong source of income niya nung siya ay nakaupo ngayon dyan sa Comelec. Ganun lang po kasi yung investigasyon. Kayong mga sinatong dyan, huwag na kayong magsasayang pa ng inyo pong mga pagod dyan dahil lumalabas din dyan. Darating din ang araw na magsawa kayo kay Misiga, wala namang nakukulong. Saan ngayon ang nakukulong nga ba? Saan ngayon? Sinong nakukulong na sa inyong lahat ng imbisigahan? May nakukulong ba? May lumabas ba sa media people na nakukulong na ng tuluyan si ano? At si kasi ano? Anong nangyari? Puro imbisiga kayo ng imbisiga. Nasaan na yung inimbisigahan yung isang espiyotre? Nakatakas na. Papuntang Singapore at nawala na. Ang gagawin ninyo kayo dyang mga senador, imbisigahan ninyo ang inyong mga sarili. Lahat ng inyong mga sarili, imbisigahan ninyo. Hala, sige, kayo dyan, puro kayo mag-imbisiga. Konti lamang problema na kaya namang hawakan ng ibang ahensya. Kayong mga senador dyan, masyado kayong nagpapugi sa mga television worldwide. Hindi naman kayo pugi lahat dyan. Ang gagawin ninyo dyan, gumawa kayo ng mga
mabibigat na batas, ha? Yung mga batas na dapat ipatupada, kayong mga senador, umupo kayo ng maayos inyong misa at pag-aralan ninyo kung ano nga bang batas na pwede nyo i-implement sa inyong po nasakupan dito, lalo na eh, national, ang isang position bilang senador, eh, gumawa kayo ng mabuting batas katulad na naman dyan. Dito sa Metro Manila, kapag naulihan ka ng baril, na walang lisensya o expired, sabihin natin may lisensya, expired, may lisensya, may PTC, may permit to carry, ikaw nga nahulihan, kinulong ninyo. Ba't hindi kayo maghahandi kayo gumawa ng batas, ng solidong batas, yung mga, ha, yung mga MPE, ha, yung mga MNLF, dahil yung mga iyan lahat ay illegal gun running at sila ay wala silang mga papili sa kanilang mga baril. Yun ang dapat ninyong, ha, dapat yung tutukan na, ha, ikukulong ang tanong, wala kayong mga batas. Kapag nagkaroon ng gira sa Marawi, tsaka naman kayo magbuo ng batas. Ay uli na mga dudong, mga inday, kayo dyan sa loob ng Senado, maging dyan sa Kongreso ang pinagagawa ninyo. Binubutasan lang ninyo yung inyong mga upuan dyan, kilamig-labig ng aircon, tuwing may paksyon kayo, tuwing may pamiting kayo dyan, ha, kayo ang kumikita, imposible kung wala kayo honorarium dyan. Dapat dyan ay magiging alisto dyan si Tatay Digong, silipin lahat yung pwedeng magiging batas na patas, batas na totoo, hindi yung batas na parang batas ni Pinoy, yung batas na kayo ang boss ko. Maganda ba yung ganong klaseng batas eh? Kayong boss ko, boss naman pala kayo, takaluto ng syabok. Dito nagkaroon tayo ng problema, mga kaibigan, na dapat ito ay dagdagan pa rin, ha? Dagdagan pa rin ni Tatay Digong, yung mga trusted niya na mga tao, yung mga tao, mga handang tumulong sa kanya, hindi lamang yung pag nakaupo ay nag-aaral kung paano makasikwat ng pera ng bayan na dapat maiyan, dagdagan ng batas kapag ikaw ay nagnakaw at ikaw ang politiko, ikaw ay leader, ikaw ay sekretary, ikaw ay nalikwat, may probable cause. Pwera lang yung usapin, katulad ni Secretary Alvarez, na kanya ding may chik siya o anuman. Kapag ikaw ay isang kawatan na leader, dapat sa'yo, anong gusto niyo, ibalik ang parusang kamatayan o ang dapat iparusa sa'yo? Isakay ka ng helikopter, ibaba ka doon sa laod Pasipiko, babaan ka ng isang maliit na bangka, yung tawag sa salitang Bisaya ay yung sakayan. Magsagwan ka lang sa maliit na bangka, iiwan ka doon bilang parusa sa pagiging pagkasalbahe mo. Ha? Dahil ayaw naman pumayag ang madlang people na ibalik ang parusang kamatayan, maging yung ating mga gumawa ng batas dahil baka silang masampulan, kapag ikaw ay magnanakaw at ikaw talagang matigas ang ulo mo na mana mo sa iba pang henerasyon, sa iba pang administration, kapag ikaw ay napatunayan at lahat ng nakapalibot sa iyo, ang daliri ay papunta sa iyong mukha, ibig sabihin dyan, kaibigan, talagang positive. May probable cause ka na dapat kang dadalhin sa dulo ng dulo mismo o doon sa laod ng Pacific Ocean. At pakawalan ka doon, magsagwan ka lang na magsagwan, pabalik ng dalampasigan, wala kang damit. Ha? Wala kang damit. Kung babae ka, lalaki ka, wala kang damit. At magsagwan ka pabalik sa dalampasigan. Wala kang damit, wala kang cellphone, wala kang pagkain. Kapag nakabalik ka sa dalampasigan at hindi ka kakainin ng pating, buhay ka, quits na. Wala ka ng kaso, hindi ka na ikukulong ni Tatay Digong. Dapat ganun ang parusa ng mga politikong magnanakaw. Ikaw ay natatakot, parang walang hangganan. Ang kirot ng bangungot, di mo makalimutan. Ikaw ay nanlulumo, bilang na ba ang araw? Gusto mo nang sumuko, mundo kang nagugunaw. Wala naman perfecto. Kung meron kang epekto, kung meron kang epekto,
Sentato pa mi pre, magkinamot may magkaon. Karoon nga po pre nami, magkutsara nami. Oh, ang nabali na magbunod pre. Madala rin mo nagkinamot ang linugaw. Hey, how much is your pluto? Hi, man, aning pluto ha, sir? Kining pila o kining pluti? Pero nga may panabay naman sa uyab nga, nga na, mandaw ka nga, bisit mandaw ko. Taka, manggawi. Akong gingo niya, pre, nga hapit na ka magpatuli. Balita issue ngayon. Kay patuloy na nakikinig sa programang Willie Colmenas Live, ang issue ngayon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng para sa akin, ang tunay na lalaki, matibay. Magaling. Matigas. Dahil astig siya, Robust Dietary Supplement. Para sa mga kalalakihan, meron itong sangkap na Epimedium Extra, L-Arginine, Sumarizin Memorial, at GABA. Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa isang suplemento na binibigay sa lalaki para kay tingin, i-enhance ang kakayahan niya sa pakikipag-niig o pakikipag-panik sa kanyang kapatner. Kasi nga alam natin na habang nagkakaroon ang lalaki dahil sa maraming kadalilanan ay nagkakaroon ng problema sa ereksyon. At ito nga po ay isang vital supplement ang tulong, ang dagdag para mas lalo pang ma-enhance ang kanyang ereksyon para mas lalo masaya o kumbaga kaya-aya ang kanyang po pag-iig at pagtatalik. Alam natin na nagkakaroon ng problema ang kalalakihan sa ereksyon. Maraming kalahilanan kung bakit nagkakaroon ng erectile dysfunction sa isang lalaki. Number one, dito pa ako tayo na vasculogenic. Ito po ay dahil sa problema sa ugat, yung pagdali ng dugo sa ugat. Pinaka-common po dito yung neuropathy, no? O problema ng diabetes, ang komplikasyon ng diabetes. At ngayon, iatrogenic, o tinatawag, great po naman iniinom na gamot. Lalo na siguro gamot sa hypertension, nagkakaroon problema sa ereksyon. Dapat, isipin natin na ito ay dapat natin iinom kasabay din po yung mga tamang gamot na iniinom for the particular disease na may problema ang pasyente. Ang Robust ay mayroong Epimedium, L-Arginine, Ginseng at Ginkgo biloba that helps men achieve and maintain erection before and during sexual activity. Ang rekomendasyon ay dalawang tabletas, 2 to 3 hours bago maglambingan. Pero alam mo, may mga kalalakihan na isa lang tableta ay okay na yung pag-inom ng balitang ito ay hatid sa inyo ng ang programang ito ay hatid sa inyo ng Wilhan Builders and Home Space Design. For contractor need call 984-0872. Anak, nagpamembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di pamembro na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Alin Maria, si Mang Claro, si Lola. Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Programang ito ay hatid sa inyo ng DSC, Dental System Incorporated, ang exclusive distributor ng murang dental chair sa Pilipinas. Call 984-0872. Ang programang ito
Sinyona, Wilhan Builders and Home Space Design. For contractor need call 984-0872. Ayan, kayo pipatuloy na kinig sa programa ni Papa Earl, ang Willie Culminas Live, ang issue ngayon, broadcast live mula sa Lungsod Pasig, Ortigas Complex, Manila, Philippines. Ating panipag-usapan mga kaibigan, yung ating pong mga bawat suliranin ng habang tayo'y nabubuhay, ikaw nga kapag kahit gano'ng kadami ang iyong pera, kapag ikaw ay, dinatnan, ha? Anong sabi mo, Miss Jane? Dinatna ng regla? Kapag ikaw ay dinatna ng sangkatirbang problema, hindi lamang sa problema sa pera, kundi pati yung iyong kalusugan, kapag ikaw, kapatid, ay hindi healthy, ha? Kapag hindi ka healthy, open ka ngayon, ikaw nga, madali ka ngayon na madapuan ng iba't ibang klaseng sakit habang ikaw ay nagtatrabaho. Ha, naulanan ka ng konti, ayan, damay-damay na kung anong mga sakit dyan sa loob ng iyong katawan. Na kapag ang isang babae, ay mayroon silang tinatawag na manti, ano tawag yung Miss Jen? May palibasa si Papo, hindi naman ako nirigla. Mayroong tinatawag na buwan ng dalaw, at kapag ikaw ay nagkaroon ng irregular menstruation, ang mangyari sa iyo, kaibigan, ay nagkaroon ka ngayon ng mga virus sa loob ng iyong katawan. Kapag ikaw ay nagkaroon ng magkaroon ka ng mga virus, lalo na inyong mga kababaihan, kapag ikaw ay nagkakasakit dahil nga ang iyong iyong body chemistry, yung iyong pong pagtanggap ng iba't ibang klaseng sakit at wala kang body armor, kulang ka ng resistensya, mangyari sa iyo kaibigan, kapag ikaw ay mayroong sakit, dadami at dadami iyan, magkaroon na yan ng komplikasyon. Kapag nagkaroon ng komplikasyon, sigurado 100% yan ay magkaroon ka ng sakit. At kapag ikaw ay nagkaroon ng sakit, ang mangyari sa iyo ay papunta ka ng ospital, at kapag punta mo ng ospital ay wala ka namang pera, ang mangyari sa iyo, uuwi ka lang sa bahay at mag-aantay ka na lang na ikaw nga yung magmilagro ang Panginoong Diyos sa iyo. Dito mga kaibigan, pag-usapan natin muna ang ating pong kalusugan. Dito po ay napakarami pong pwedeng gagawin ng isang tao, yung kalusugan ng isang tao na ikaw nga ay mapatagal yung ating pong sagradong katawan dito sa mundong ibabaw. Kapag ikaw ay mahina ang iyong resistensya, kaibigan. Balitang pangkalusugan. Kapag mahina ang iyong resistensya, dito na po, tatablan ka na ngayon ng iba't ibang klaseng sakit. Ngayon, ano nga bang pinagsasabi mo, Papa Will? Ito po bang iyong mga pinagsasabi na ating pangkalusugan ay mayroon po ba tayong pwedeng inumin para tayo ay magiging healthy? Mayroon po, kaibigan. Mayroon po ngayong pwedeng inumin mo. Subalit, ang iyong pong inumin, kung galing yan sa doktor, yan po ay galing po yan ng mga flavoring, artificial o ano-ano man. Kapag hindi naman hiyang ang iyong katawan, lahat ng mga toxin ay iyo din po yung tanggapin sa iyo pong sagradong katawan, kaya ikaw din ay magkakasakit. Kung yan naman po yung mga herbs, mga herbal, mga food supplement, ang mangyari sa iyo dyan ay gagaling ka din, kaibigan. Subalit, napakahirap din po mag-maintain ng mga tinatawag na mga herbal food supplements para maging healthy ka at kayang labanan ang toxins sa iyong katawan. Pero ang tanong ng ating mga lolo, paano yan, Papa Will? Kapag hiyang naman ako, gumaling nga ako, Papa Will, sa aking sakit, iba't ibang klaseng sakit ko, ika nga gumaling naman, pero natigil ko, Papa Will, bumalik naman. Eh bakit mo naman natigil, Lolo? Dahil naman po, Papa Will, naubusan ako ng aking pera, kaya hindi ko na kayang tustusan yung aking bisyo na pag-inom ng mga herbal food supplements. Dito po, kaibigan, nagkaroon ng problema
kung food supplement na ikaganda na yung katawan, gumaling ka nga, dito po nagkaroon ng problema kung wala ka na talagang pang-tostos monthly ng iyong pong monthly maintenance ng iyong ininom na herbal medicine. Ang tanong, paano ka ngayon di magkasakit ka? Ha? Nagastusan ka tuloy ng libo-libo at bigla kang umanda ng matindi yung parang motor, ha? Parang makina ng motorsiklo o jiske, sobra sa tulin ang iba't ibang klaseng sakit na naman na dumapo sa iyong sagradong katawan. Ano nga bang pwede pa rin nating alibay yung ating pong magiging body armor na ating katawan para naman tayo itatagal dito sa lupang ito? Dito po mga kaibigan ay naglabasa ng iba't ibang klaseng mga food supplements na hindi na makayanan mag-maintain ng buwanan para ikay tuloy-tuloy uminom. Ngayon po ay nauuso na naman ang mga tinatawag na mga gadget. Yung mga gadget na pwede mong isuot na naimbento yan sa mga scientists. Naimbento yan sa mga ito nga tablet, iba po yan, Miss Jen, hindi yan tablet, tapos ito sa tablet sa food supplement. Naimbento po yan mga kaibigan, ha? Ito pong mga tinatawag na mga technology. Dahil sa mundo natin na ngayon ay technology, nakaimbento ngayon ng mga scientists na pwede ding gawin nating ika nga maintenance sa ating katawan once na iyan ay iyong nga inilagay sa yung ininikit sa yung katawan. Yung mga gadget ngayon na labas na sa market, ito ay mga bagong technology na imbento ng mga scientists na ito ay tunay na nakakatulong para proteksyonan at mamonitor yung ating pong kalusugan. Dito po lumabas yung mga inventor. Lumalabas po yung mga factory, itong mga manufacturer ng kaibang kanilang mga likhang isip hanggang nabuo yung mga technology, di ba nabuo na iyang bulletproof. Talagang hindi ka matablan. Ito na yung mga kaibigan, ay nabuo na naman yung mga gadget na kapag isuot mo yan ay talagang hindi ka basta-basta din matablan ng sakit dahil namumonitor ng gadget na ito yung sakit mong paparating. Aha. Hindi ba magandang produkto yan? Dahil kapag yan ay isuot mo yan, lang mangyari kaibigan, ang iyong sakit, kunwari ikaw ay mayroon ka ngayong isang, nakumpisa mo lang nagiging high blood. Ha? Nagkaroon ka ng high blood na ika ngay, parang ang feeling mo ay, nakainom ka ng syoktong na talagang na high ang iyong dating dahil ikaw high blood. Kapag ikaw ang high blood, lahat na lamang mga kaibigan, nakikita mo hindi nakikita namin. Dahil sa pagtaas ng iyong dugo, ang mangyari sa iyo, delikado ka rin mag-collapse. Kaya ang sinasabi lang, high blood, nakakamatay pagbili. Yung mga tinatawag lang mga tridor na sakit at itong heart attack. Yung mga ganyang kasing sakit, ha? Yung mga tinatawag natin kung ikaw ay nag-aaral, major subject, yung mga ganong klaseng sakit, yung barado sa puso, yung high, yung blood pressure mo, namumunit.